Hello. So once again, we are back, you know, with our activity for the internal assessment using the 7S McKinsey approach. So ito naman kasi, it could either be value chain or the 7S. So I opted to use 7S kasi di ko alam gamitin yung value chain. No? I have no experience using that. So 7S yung isa sa mga pinakamadali. So here, based on sa ating discussion kanina, we have the 7 elements that comprises the 7S McKinsey approach. Now, first, we have the strategy, the structure, the system, shared values, skills, styles, and staff. So these are the indicators how to get the strengths and weaknesses, the internal. No? So here, first, ay hahanapin natin. Gagawa tayo ng mga tanong, what are possibly the strategies? So pag sinabi tayong strategies, any strategies na ginagamit or ginagawa ng company. So here, you would create all possible questions regarding the company strategies under the marketing aspect kung kayo ay mga marketing majors, no? HR naman, kayo mga HR majors. Marami kasi yan eh, no? Going back or you look back doon sa pinadala ko sa inyong attachment, kung ano yung mga concerns or areas na dapat ay hinahanap kung kayo ay marketing major, kung kayo ay HR majors, no? So marami yan. OM, iba naman hinahanap sa kanila yung sa mga sa financials naman, mostly yung mga ratios, more about the financial standing naman ng company. So sa inyo, mas mahirap yung kanila eh. Finances eh. No? So wala namang halos company mag ano ng mga financial control nila. No? So dito naman kasi pagdating sa marketing side and sa OM side ay masasabi kong marami naman kayong makukuha. No? Ang kailangan nyo lang is maintindihan ninyo at i-review ninyo yung inyong mga functions ng marketing. Ano yung mga key activities doon. No? From your previous lessons. No? So, binigyan ko na rin kayo ng guide last time. No? And it take time also to understand. No? Here, all the strategies. No? Example nito is, how does the company market or advertise their product? No? Pag sa HR naman, how does the company hire its workforce? It's one of their strategies. No? Saan sila kumukuha? No? Paano ba sila nag-hire, nag-fire employees? All of these things, lahat ng strategies na concerning HR or yung marketing aspect ninyo as marketing majors, no? Minention natin last time. The structures, either the organizational structure or the physical facilities, no? So, see their organizational chart, the physical aspects, the operational facilities, no? Tignan nyo lahat yung ano nila. Yung mga organizational chart, tingin nyo yun sa company. Can we have your organizational chart or some interview with the company? Kailangan talaga dito na meron kayong may interview sa company. Worker man yan dyan, isa bang HR or manager man yan dyan. Mas maganda sana kung manager, no? Na nagtatrabaho dyan. Kasi limited din pag halimbawa nasa ano lang sila, nasa rank and file, especially kung hindi sila taga-opisina. No? O, nandun lang sila sa tawag ditong production. Siyempre, hindi nila nakikita lahat yan. Eh kung taga-opisina yan, no? It's either one of the staff doon or kung mas maganda manager, mas maraming alam yun, no? Na kakilala ninyo. So hindi kayo mahihirapan na mag-set ng appointment through virtual meetings, no? Mahirap kasi din mag-set ng meeting pag hindi nyo kilala. Of course, with the time constraints, marami nang ginagawa yung mga yan. So, dapat talaga is hindi naman mahaba ang talaga yung ano no. At saka, pag nagtanong kayo is, yung mga tanongin nyo is, alam nyo yung masasagot na posible na hindi naman siya directly be leading there, ano siya no, na marunong kayo magtanong na in such a way na makakakuha kayo ng answers na hindi magiging parang
obvious na parang inaano nyo yung isang company, inuurirat nyo in such a way na parang magiging ano na yung hindi na magiging maganda yung response ng ano, no? Evasive na siya, no? So dapat is you learn the art how paano magtanong ng makakuha kayo ng magandang answer, no? So i-review niyo yung mga tanong ninyo. Para mas maganda din talaga is maano ninyo, no? Ma-sort out niyo ano ba yung dapat nating tanungin para makuha natin yung mga bagay na to. Magkaroon talaga kayo ng brainstorming as a group, no? Okay, so structure, either the organizational structure, yan, no? Systems, lahat ng systems na meron sila or set of principles or procedures according to which something is done. So lahat ng sistema nila, no? Does the company keep an accurate financial data? Lahat ng system nila pagdating sa employees nila, ano ba yung sistema nila sa pasweldo, sistema nila sa pagpapalakad ng kumpanya. So lahat yan, no? Shared values, what are the values associated with the company, what outsiders think of them, tignan ninyo yung kanilang reputation, tignan ninyo yung, pwede nyo silipin yung ano nila dito eh. Ang ginagawa namin dito kasi mahirap tong anuhin din dati, ginagawa namin, titignan namin yung mga reviews nila, likes, dislikes, no, doon sa kanilang ano page, no? Pag may makikita kayong ganun sa page nila, ano yung mga feedback ng mga customers nila about their products and services, ganun. So makikita niyo pa rin yung screenshot diyan. Ah, pangit po yung feedback ng product nila kasi so on so so on so. Proof mo, ito po from their page. May mga nag-like, nag-dislikes, pero tanggalin niyo yung mga ano ha, dapat hindi pinapakita doon yung mga customer nakaano yun dapat. Yung naka-hide yung kanilang identity. Kasi bawal yun. So, ginagawa namin, binubura namin yung, ini-erase namin kung saan galing yung ano, yung ini-screenshot lang namin yung ano content doon. No? Pero hindi namin sinasama kung sino nagsabi. No? So, dapat is mapangalagaan yung identity ng mga customers. No? So, ethics din naman yun eh. Pagdating sa, pag nag-ano tayo ng mga ano, no? Screenshot ng mga ganun, sa alang-alang natin yung reputation ng tao. Okay, so here the skills also how people work together, qualification of employees, are the employees have the appropriate qualification on their jobs, no? Natanong din yan, ano ba klase mga workers ninyo hinahire, no? College grad ba, undergrad, or with skills, or something, no? Pag okay, well, it's their strength, pag hindi, edi, that's their weaknesses. Style, what is the culture of the company, management style, how does the company how does the company being managed, no? Gandang patakbo ba, pangit ba? So, there be a strength or a weakness. Staff, how talent is managed and valued, how people relate to each other. Magulo ba dyan? No? Marag bang faction-faction? Di nagkakasundo yung mga staff dyan? Nagaling ba sila? Mataas ba ang employee turnover dyan? May nag-resign? Hindi naman. Kamusta naman yung ratio ng regular versus non-regular dyan? Mas marami bang regular? Or lahat ba agency? Yung mga tao dyan? No, may tayo nagpapalit ng mga empleyado? So, anything that pwede niyong tanongin. So, don't limit, ha? Huwag kayong mag-limit sa kung ano man kasi marami kayong dapat mailagay dito as much as possible, no? Kasi this are internal to the company. So, lang marami kayong tanong about inventory, system, equipment, maintenance, mga ano nila, marketing, customer service, kayo marketer, management, about human resources, about employee benefits. Andiyan yan papasok lahat kung saan lang siya kung saan siya under in these 7 elements ay isuot nyo nilang dyan, no? And then, katulad dun sa external din, is gagawa din kayo ng paired comparison. Again, note, itong mga number ng strength ay depende yan sa makukuha nyo dito sa internal ninyo. Diba? Maglalagay kayo din eh.
sa strength, kung ilan ang strength dyan, anong basis ninyo, ano yung weakness ninyo, di ba? So, dito sa paired, magmamatter ito ha, kung ilan. Kasi ito, ito lang yung base sa akin eh, na ginawa ko, no? So, hindi yung sabihin, ay, yung sa example kasi ay pito, dapat din yung ano, ay hindi ganun, ha? Makikinig ng maigi, tapos mamaya magtatanong na naman ng ano, nakaka-high blood eh, na huhuli tuloy kayo na hindi talaga kayo nakikinig at hindi niyo nag-e-effort doon sa mga ini-explain ko sa inyo eh. Okay lang naman magtanong eh, pero yung tanong minsan na alam mong hindi nag-e-effort at tinatanong yung in-explain mo na ay huling-huli na hindi talaga nagbasa at hindi nakinig. No, yun ang nakakahayagad. Ako hindi ang nagagalit pag nagtatanong eh. Ang kinakagalit ko, yung tanong na alam mo na in-explain mo na ulit-ulit na hindi pa rin nakuha kasi hindi nagbasa. Hindi rin nag-intend dito sa lecture. No? Okay. So yan. Mag-iiba yan ha. Depende yan sa makukuha ninyo. Kaya as much as possible, huwag masyadong malayo. Kung lima ang strength nyo, edi as much as possible, lima din yung weaknesses nyo or much higher. No? Kung nakakita kayo dito ng pito, doon naman sa isa ay lima lang. Okay, hindi na masyadong malayo yon. Pero wag naman yung sampu yung isa tapos yung isa na may tatatlo. Abay, paano mabubuhay yung strategy ninyo pag nagkataon, pag dun sa dulo, ay hirap kayo niyan. Lagas kayo niyan. No? Babalik din kayo sa dati. No? Kasi kulang. Or hindi akma yung magiging strategy nyo na nalalaruin pagdating doon sa dulo. Kasi gagamitin nyo yan eh. Pagdating doon sa toast matrix nyo eh. No? Yan. So dito, you have the horizontal na mga strength and the horizontal ng weaknesses. You have the dito naman sa vertical, yung pataas, ganun din ano, ito yung mga strength ninyo, ito yung weaknesses. So, depende ah, sa makukuha ninyo. Ito naman frequency, naka-count if yan eh, naka-formula yan para hindi nyo bilang-bilangin na. So equals count if, i-ano nyo lang kung ilan yan yung dyan, no? And then ang weight naman ito ay ina-ano lang yan eh. Ah, meron din siyang ano no, naka-divide siya, naka-formula din siya dito, no? So ang frequency niyan kung ilan, ito naman always 1, 'di ba? Laging 1 dapat ang denominator dito. So adjust lang kayo pag nagkataon. So dito lalagay lahat ng strengths, kung ilan man 'yan, magbabari 'yan ha. Ito rin magbabari 'yan. Then katulad nung sa external natin, 'yan, gagawa ninyo 'yan ng ita-transfer niyo 'yan dito, may weight, then yung rating, then weighted score. Ganun din sa weaknesses, no? So, balikan nyo yung external. Ganun din yun. Then, pag nakompleto na yan lahat, ito na magiging resulta ng SWOT nyo. Kompleto na. Ito yung strength nyo, ito yung weaknesses, ito yung opportunities, ito yung threats. Kompleto na siya. No? Kasi yung una, yung external natin, opportunities lang yun. The supporting documents or proof and the threats. Ngayon naman, the internal, the strength, and the weaknesses. No? So, kompleto na siya. So, out ako rito. Pupunta ako dun sa aking isang example. Yung sa aking Strama paper. Para meron tayong example, no? Okay. So, hopefully nakikita nyo to, no? Yan. Okay, so here, I have my Strama paper. So, review nyo yung, you have my the Strama paper na pinasend ko sa inyo. And ito yung ding karugtog nung dati, no? So, dati, we have the external, we have the EFE, we have the, yung weighted score na, no? Ano yung weighted score niya? We have the 2.78 last time. So ngayon, titingnan natin yung internal. So ito na yung sa Strama paper ko. Again, ha. Hindi ito yung susundin nyo lang ha. Example ko lang to kasi ito yung paper ko. But you could do more than this, no? Kasi ang tinitignan ko naman dito ay school. So dito ay pare-pareho ng industry na tinitignan ha.
maaaring sa inyo, iba din nyo. Maaaring iba, school din. Pero iba naman ang sitwasyon nyo dun sa school na tinitignan ko. O di wala din, no? So, hindi mo pwedeng kopyahin yung internal ng school na to. Kasi unang-una, magkaiba yung school na tinitignan natin, no? So, pag nakikita kong kinopya nilang to, ibig sabihin, wala kayong naiintindihan at nangopya lang kayo sa trabaho ko o kung sa iba man, no? So, here, I have the strategy. I was looking at their... I looked into their marketing plan, paggawa nila ng mga programs, sa kanilang mga advertisement, no? Tinitignan ko yung sa location nila, tinignan ko din kung saan ang strategy nila sa paglagay nila ng location nila. Okay ba? Strategic ba? No? Marketing plan, how does the school market or advertise the product? So, here, the leaflets, tarpaulin, media, referrals, to sila nagmamarket eh. Is the school K-12 ready? Hindi sila ready. So basically, ito yung ano nila eh, weakness nila kasi hindi sila K-12 ready. Eh, lahat ng mga ano nila sa pagmamarket ng ano nila, advertise ng products nila, ay hindi sila ano no, K-12 ready sa mga programs nila. So yung strategy nila sa programs nila ay hindi sila ganun ka, ano pa eh, okay no. Actually, yung school na to, with respect to the school, ay wala na to, nagsarado na siya. Kasi ito ay highly affected by the pandemic, no? And nagsarado na siya, no? And ito kasi yung ano last time pa na nag-operate pa siya. And then, customer, when it comes to their location, is the business strategically located? Sabi ko naman, no, kasi parang nandun siya sa looban. Parang hindi siya kilala, something like that, no? So yung strategy nila sa pag-ano ng location nila ay parang hindi maganda, no? Customer service, tinignan ko rin yung strategy nila, paano sila nag-ano to internet sila. The social media account is not attractive nor updated nung tinignan ko yung social media account nila. Hindi siya ganun ka-catchy, so weakness nila yun. Pagdating dun sa strategy nila sa customer service. Customer retention nila, how is the customer retention nila? Ang customer attrition is high due to unfavorable issues. So maraming pagdating sa pagkuha nila ng customer retention nila, dun sa strategy nilang iyon sa pag-ano ng mga customers, ay hindi ganun ka-effective. No, kasi parang hindi sila love, hindi naman hindi sila love, but maraming issues, no? About the safety, no? Follow strict implementation of the rules and regulations. So, sa kanila kasi yung strategy nila is may bantay talaga yung school. So, hindi sila nagpapalabas ng bata unless may susundong guardian na talagang siya yung talagang nakalista, no? Nakatimbre na siya yung susundo. So kahit na kamag-anak ka, kung hindi ka naman talaga nakalista na ikaw yung kukuha, hindi nila ibibigay yung bata. So ganun yung strategy nila for safety. Affiliations naman, is the school recognized in various private schools, not known to be connected to any known affiliation. So medyo hindi sila magaling pagdating sa pag-ano nila ng affiliations, no? Yung strategy nila para makaroon ng linkage ay medyo mahina, no? Kasi dapat para maging strong ka is malakas din yung affiliation mo, linkages, something like that, no? So structure naman, organizational chart, tinignan ko yan, no? Does the school have organizational chart? So simple line structure lang sila. So pag simple line, ito lang yung administrator, and then ito, mga teachers na pare-pareho na yun sila. That is simple lang ang line nila. So, single proprietorship din yung kanilang type ng kanilang business. Family-owned siya and controlled business operating under the name ng church na yun. No? So, if it's good or bad, mostly naman strength nilagay ko rito. Doon sa, titignan natin mamaya kung saan ko ito nailagay, no? Do they have business partners? Operate sila ng sole proprietorship. So, solo flight sila. So, in a business, it could be a good side or a bad side. Depende kung paano na-manage yung company. Now, so, dito kasi, medyo
hirap sila eh sa finances, no? Kasi nga isa wala naman silang inaasahan kundi yung income lang coming from the school, no? The building facilities, is the school conducive for learning? In conducive siya, no, medyo wala siyang computer lab, no intranet, ang poor ang ventilation, something like that. So talagang yung structure nila dito ay nasa weakness talaga, no? Compared to other schools kasi ay magaganda yung school, naka maganda yung ventilation, kung hindi man siya air conditioned, may play area sila, malaki dito kasi sila yung play area nila eh maano eh maliit lang, isang room lang, or kung lalabas sila dun sila gagamit sa makikigamit sila sa ano yung barangay hall. Pag may naglalaro, hindi sila makagamit yung mga bata, no? So something like that. Unlike other schools, meron silang sarili nilang playground, no? Maganda yung place nila where kids can roam free. So dito kasi hindi ganoon, no? So naging weakness talaga nila 'yon, yung about doon sa facilities nila under the structure. Equipment nila hindi rin eh, no? Kasi syempre maliit lang sila ng school. Mostly na mga equipment nila, mga sira-sira, hindi talaga siya kung ano. Minsan, props lang, ganun. So, hindi maganda yung equipment, no? Systems nila, tignan ko yung accounting system nila, bookkeeping system, financial data, policy implementation nila, financial planning, buffer. Mostly, ang tinignan kong sistema nila ay pamimera eh. No? Pat, sa inyo ha, hindi kayo limited lang dito ng mga system ha. Ito lang yung tinignan ko, pwede nyo rin i-adapt. Kung hindi naman ano sa inyo, tumingin kayo ng iba. Huwag yung sasabihin na ito ba talaga, hindi eh. Makinig ha. Ayan. Systems, does the business keep an accurate financial data? Weak ang financial data, nakita ko talaga no. How accurate, unreliable yung financial data nila. Walang proper accounting. Kaya doon talaga nalalaglag ang mga business, no? Walang proper accounting. Walang kung sino-sino humahawak ng pera, no? Hindi accounted ang mga gastos lahat, no? They have wavering decisions and creditworthiness. Policy implementation din ng kanilang ano, sistema. Sa pagsingil, ito pa ang sistema, no? Kasi nga, maawain to eh. Siyempre, pastor, no? Aba, magpipromise-promise yung mga ano, mangungutang, hindi naman nagbabayad on time. So, minsan, ano sa kanila, nakakasingil sila, minsan hindi. So, wala silang magandang sistema pagdating sa creditworthiness, no? Yung sistema nila sa paniningil ng tuition ay hindi firm. So, dapat kasi sa business, no? Ay less ang utang, o hindi naman talaga dapat nga wala talagang utang eh kasi paano pa iikutin ang negosyo mo kung puro utang, 'di ba? Tulog yung pera mo, laging naka-out, eh, walang pumapasok. So, kakaunti na nga ang enrollees, dami pang utang. Buffer on financials, yung sistema nila doon, wala silang buffer eh. Relies greatly on the school income. Wala silang other source of income, no? Financial stability, the investment nila. So dito sa sistema, marami kayong makikitang sistema eh. So, mag-ano kayo, no? Mag-research kayo, ano yung mga sistema ang dapat ninyong makita sa isang company? Pag ganito yung industry ng company, ano ba usually ang sistema na dapat ninyong i-check? Kasi iba-ibang industry ay iba-ibang systems nila, no? That ma-i-apply ninyo or pwede nyo hanapin doon sa particular company kung saan under yung company na yan in that particular industry. No? Dito, yung sistema nila sa tuition fee collection. Nag-o-offer sila ng flexible payment scheme on tuition fee yung sistema nila. No? So, 1-1, ito yung ano mo pinapadala. Kasi yung iba naman, in 50%, pag ikaw ano, ay mag-ano ka, no? Ganun din sila. Insufficient monthly income due to unstructured collection of payment. So sa kanila kasi, kung magkano lang ibigay mo, parang ganun, ano. So, wala talaga silang definite income for the month. Kasi nga, wala kang aasahan eh. Payable when able, kumbaga. Mahirap yun, no? Yung ganun klaseng sistema. Okay, so, shared values. Paano sila tinitignan nung, ano,
mga tao sa paligid nila, no? They have the goal, so you have to check on their mission, vision, what they believe, what are their principles, no? You have goals. Are employees aware of the vision and mission? Not clear, not well defined, no? Doon pa lang sa pag ano ko sa kanilang mission and vision, wala eh, parang hindi alam ng mga empleyado nila kasi minsan tinanong ko rin, no, aware ba kayo sa mission and vision? Hindi namin alam, basta nandiyan lang yan. Ganun. Principles, what are the biblical principles of the school adhere? So they promote strong values, value system talaga to kasi Christian school to eh, talagang ano sila mataas yung kanilang ano rito, no? This is their strength kasi ano siya eh, yung Christian school siya, no? Follows biblical principles sa pagpapara ano ng mga bata, no? Pag-train, no? Community relations, how is their community relations? Strong collaboration with the local government and extracurricular activities. Nakikiano sila, halo-bilo sila. So they have strong collaboration with the LGU. Yun yung nakita ko sa kanila. Working relationship as teachers nila. Maano sila, no? Strong ang kanilang family ties as mga ano kasi ilan lang naman ang workers nila. 10 yata ang teachers dito. Less than 10, no? So parang family na rin sila, no? Student-teacher relationship, close sila, no? Community concern, CSR, meron silang philanthropy practices, giving out-of-school supplies to less fortunate children. Kasi syempre, Christian school to, every summer, mayroong DVBS, or Daily Vacation Bible School, if you're familiar with that, no? Yan, nag-hold sila doon, namimigay sila ng mga school supplies, mayroong mga feeding programs, mga ganun, no? And kilala sila sa community na tumutulong, nag-reach out talaga, no? During vacation, mga out-of-school youth, ayan, iniimbita nila yan kasi part yan ng mission ng church, no? So maganda ang pagtanggap ng community sa kanila, no? Dito na nga lang, pagdating sa skills, sa staff, no? Qualification ng employees nila, all the teachers are not board pastors. Kasi ito talaga ang weakness minsan sa private schools, no? Parang ano sila eh, no? Spring jump board sila or ano lang sila na pag hindi pa pumapasa nandoon and then pag pumasa umaalis na yung mga teachers. Yun yung nagiging weakness, no? Ang structure ng ano nila, no? Kasi of course, mas malaki yung pasweldo dun sa public schools compared to them, no? So nagiging springboard lang sila, no? Para makakuha ng halimbawa ang experience, ganyan, no? So hindi lang naman sila, mostly naman ng mga private schools. Minsan ito yung dilemma nila, no? But meron din namang nagtatagal nila. Then student competency, do the students have active participation in the inter-school activities? Very seldom sila, no? Tinignan ko rin yung skills ng kanilang mga ano estudyante. Hindi pinapanlaban katulad sa mga ano, 'di ba? Sa mga public schools, talagang panlaban ang mga estudyante dyan, no? Nakakarating na kung saan-saan. Meron din kasi yan sa mga private school, eh. Inter-private school na mga competitions, no? Ayan. Dapat ay, para makilala ang school na magagaling din ang mga bata, is sinasali sila. Of course, it's a prestige na school pag nanalo yung mga estudyante, di ba? Sabihin, magaling yung school na yun. Okay yung mga teachers doon, di ba? So ganyan, laban-laban sa division level and regional, no? So, kung nakaranas kayo nun. Okay, so, also with the staff, no? Learning time, increased learning time with student due to manageable class size. So, ito nga lang, mataas yung learning time nila, no? Kasi yung mga teachers doon, magagaling din naman. Meron sila specialization. Kunti yung estudyante nila, of course, natututukan nila, di ba? Yan ang maganda doon, no? Hindi isang classroom, ang dami-dami, so survive on your own, hindi ganun eh. So, of course, private school siya. Tutok sila sa mga estudyante nila. So, yung strength nila yun, no? Staff nila, turnover dito, mataas. Low employee turnover, most of the faculty have stayed for more than 10 years. Ay, low pala ang turnover dito, nilagay ko. Ibig sabihin, mga loyal yung mga, ano nila, mga empleyado. So, iilan lang naman ang umalis. Pero usually, nag-stay din sila dito sa doon sa ano na yon, school na yon.
hanggang sa nag-close to, nandun sila. Natuwa. Kasi, family, ano kasi ito eh, oriented na ano, na church, no? At saka parang, siyempre kamag-anak lang nila yun, kahiyaan na lang din na uaalis, no? And employee retention, very low employee retention on eligible teachers. Once their teachers are board passers, they leave the school. So, naging ano nila to eh, naging weakness nila to na naging springboard lang sila. Not just like any other private schools na maliliit, no? Na ganun ang sinasabi. Faculty development, weak faculty ang development nila. Wala naman sila mga training kasi they cannot really send their teachers to training kasi may bayad kasi mga training. So unless it's free, pero very seldom naman ang free. So lahat din may bayad. So because financially struggling sila, so they cannot send really their teacher to training. Teachers nila sa faculty sa training. No? So hirap sila doon. So naging weakness nila to, no? Style, management style, how does the company being managed? Participative type of management ang ano nila, no? They solicit views and opinions to their staff and teachers that makes the decision making. So every review nyo yung mga ano ha, na isali dun sa ano, no? Review nyo yung management style ng mga boss. Marami yan eh, may mga visionary, may mga transformative leaders. No, may autocratic, no? So marami yan, tignan niyo sa ano, mag-research kayo doon. Balikan niyo yung inyong management 101. What type of what style of management style ang meron sa company na yan, no? So kung hindi niyo alam nung inaano ninyo, ini-interview, anong management, ano yung management style? Ah, paano kayo tinitreat ng ano ninyo? Ng boss ninyo? Stricto ba siya? Ano bang klaseng boss siya? Na kakausap niyo ba, nakakapagsabi ba kayo ng problema, pag nagpagawa ba yan ay wantusawa, maawain ba yan, anong klase dyan. So from there, masasabi niya, ito autocratic, ito participative type, visionary ito kasi gusto niya lang may pagbabagong, malawak yung imahinasyon niya. Transformative to kasi gusto laging may pagbabago, ayaw ng traditional or box type lang, no? Gusto niya out of the box. Parang ganun, na? Management cost, compensation. So, from here, malalaro niyo lahat. Marami kayong ilalagay dito, no? Get to know the company. Based doon sa kung ano yung mga major ninyo, doon kayo mag-concentrate, no? Kasi maraming tinitignan, no? Pagdating sa marketing, you have the promotion, the selling, the product management, the competitor analysis, the pricing, financing, distribution, packaging, labeling, branding, after sales. Ganun din sa ano sa HR, no? Mga about the levels ng paano nag-ano ng structure, no? Employee morale, about absenteeism and turnover, mga rewards, and mga control ng management, mechanism. So, review ninyo yung inyong HR na functions, no? Para magkaroon kayo ng idea, ano ba yung dapat nating tanong para ma-supply natin to? Ano ilalagay natin dito sa strategy? Anong mga tanong ang pwede sa strategy, no? Na makakakuha tayo ng sagot sa ating strengths and weaknesses. From there, yan. Ganun din siya, no? Maglalagay din tayo. Kasi ako, I have identified, ilan ba to? Ang strength ko ay 7. Ang aking weaknesses ay 10. So, hindi naman masyadong malayo, no? So, dito ay nag-ano ako ng yan. Yan, no? So, I have 7 na weaknesses, strengths, and then 10 ang aking weaknesses. Marami akong nakita talaga. Usually, ganun eh, no? Mas marami kayong nakikita ang weaknesses over the strengths. Very, very seldom na mas, depende siguro kung talagang maganda yung company na ano ninyo, no? Marami talagang strengths kayong makikita and very few ang weaknesses. But in my case kasi, mas marami nakita kong strengths, weaknesses over their strengths. So, ganun din, no? You have the horizontal
I have the 7, I have the 10. The vertical, I have the 7, I have the 10. So, comparison lang ito, no? Ano ba mas matimbang sa akin? Strong foundation and NK papers versus strong philanthropy practices? S1 versus S2? S1 ako. S1 versus S3? S1 versus S3? Ang ginawa ko dito ay S1, no? S3? S1 versus S4, S1, S1 versus hanggang doon, no? Ganun lang siya na 1, 2, 1, 3, S1, S4, S1, S5, hanggang sa maubos. Tapos, S1 na naman. Tapos, ito naman, S1 versus weakness 1. S1 versus weakness 1, S1 versus weakness 2, no? Yan, ano ba ang mas mataas yung ano mo dito? As comparison mo over this one, no? Ito compare mo S1 versus weakness 6. Ang S1 versus weakness 6, strong foundation NKP. Customer attrition is high due to unfavorable issues created by former. Mas malaki dito ang hatak nito eh, no? Sa kanila. So, ganun, no? Hanggang sa maubos siya. Hanggang sa lumiit siya ng lumiit. No? Weakness 1 versus weakness hanggang sa maubos yun. Ano? Kasi ganun-ganun lang siya. 1, 2, 1, 2, 1. Hanggang sa maubos. Yan. Then pagkatapos niyan, ayan, naka-plot na siya. Lahat ng nandito sa interna, dito sa IFE, dito sa baba, is ililipat nyo lang. Di ba may mga weighted score to? Itong ano nito, weighted score nitong mga S1, S2, S3 hanggang sa baba, inililipat lang yan dito sa kabila. EFE, yan. You have the strengths. Nakaano siya ng 2.01. No? Yung kanyang strengths. At saka weaknesses niya. Then pagdating dyan sa ano, later on, ay inaano natin yan, ano? Ipa-plot natin yan later on. Which, pagdating dito ay mapa-plot natin yan, makikita natin ngayon kung ano yung kanyang IE. Kasi plotting yan, IFE, AFE, na makikita rito kung saan siya banda. Ayan, no? So, in this quadrant, later on, ito yung magiging ano natin, basis for our, what you call this, strategy na gagamitin, kung saan siya magpo-fall under. So in my IFE, EFE, my internal, ano ko, internal factor evaluation ko ay 2.01, coming from the internal, no? Ito yung nasa taas, 2 point ko ito, ang ano is, nandito lang siya, no? Ito yung 2, umano lang siya ng konti, no? And yung EFE ko, yung external ko ay 2.78. Ito yung 2.78, medyo taas dyan. Kung mag-meet sila sa gitna, idadrop ko yan. Ito yung meet up nila. Sa quadrant 5 siya nag-meet. Ibig sabihin, sa quadrant 5, under quadrant 7, 5, and 3, this is hold and maintain. Ibig sabihin ay hindi nila isasara, hindi sila mag-e-expand, i-maintain lang nila. Ang kanilang magiging strategy is market penetration and product development. Yun lang yung hahanapin ko. No? So, in our next na chapter, we will talk about strategies and how to use this market penetration, product development, which is under ALSOP's strategy. Okay? So that is all for the internal control activity. So hopefully you have learned from this, and this will be weeks pa. Refer to your learning guide kung kailan ito gagawin. Anyway, I will have to this in your ano na, in your LMS kung kailan to, no? At nandun naman yan sa learning guide. So
That is all for today. Thank you so much and good afternoon.